Hi everyone, welcome back to our channel. Once again, this is me, your Kabayan Amor. So kung bago ka pa lang sa aking channel or bago mo pa lang akong nakita, please do consider to subscribe my channel. Click the bell button para maging updated kayo sa aking mga bagong upload na videos. So, shout out sa mga nanonood sa aking previous video. Maraming salamat po sa pag-views and mabuhay po kayong lahat. So, for today's vlog, mga kabayan, is isi-share ko sa inyo kung ano ang gagawin natin kung ang ating succulents ay nagiging elongated na sila. So, elongated means yung humahaba na sila. Ayan, humahaba. Tapos, yung leaves nila is mayroon na silang mga gap sa body parts nila. So, yan ang tatalakayin natin. So, keep on watching! So, welcome back mga kabayan. So, elongated succulents. So, ano nga ba ang ating gagawin kapag yung ating succulents ay nagiging elongated na or humahaba? So, bakit nga ba yung ating succulents ay nagiging elongated? Nagiging humahaba sila and yung dahon nila is nagkakaroon ng gap. Medyo malayo yung gap nila. So, isa po yan sa mga dahilan na ang ating succulents ay kulang ng sunlight. So, kasi karamihan po sa mga succulents natin or kahit cactus is gusto nila yung sunlight na makukuha nila sa sun, syempre, ano. So, yun ang dahilan kung bakit yung ating succulents ay nagiging elongated or humahaba. So, paano nga ba natin gagawin or paano natin i-fix yung ating elongated na mga succulents? So, itong nakikita nyo po sa aking harapan is, yung ito po is yung mga flower po niyan, flower nila. Ayan, so, ipapakita ko po sa inyo kung ano ang ating gagawin dito na magiging bumabalik siya sa dati. So, nandito sa aking harapan is dalawang ore ng ghost plant. So, ghost plant ito, ito, tsaka ito. So, dalawang ore or dalawang klase ang ghost plant na meron ako. So, ito yung ghost plant na parang maliit lang yung leaves. And then, ito din yung ating ghost plant na supreme kasi malaki yung ano niya. So, i-close up natin para... So, ayan po mga kabayan. So, klarong-klaro na po yung ating succulents na nandito sa ating harapan. No? So, makikita nyo na po yung gap dito. And talagang humahaba na siya kasi natatakpan ito ng dito ko sila nilalagay. So, maraming dahon. So, natatakpan. And then, ito namang isa is ano po to? Ang itong ang tawag dito is ano po namin yung wine barrel. So, hindi na namin ginagamit. Kaya tinatamnan ko siya ng ghost plant. And then, yan nga po. Nakikita natin na medyo humahaba siya. And then, ang gagawin natin, so, i-close up ko pala itong aking supreme na ghost plant. So, ayan. Malaki po yung leaves niya. Ayan. Sobrang ganda niya. And then, mayroon din isa dito. Ayan. So, ayan po. Ang ating supreme na ghost plant. Ayan. So, dalawang klase ng ghost plant na meron ako na hindi naman sila mahirap alagaan. Ayan. So, ang gagawin natin, mga kabayan, una is, actually, gusto ko na silang putulin kasi lahat ng mga ghost plant ko is nagpa-flower na. So, gusto ko silang putulin talaga kasi nag-start na rin sila nag-dry gaya nito. Ayan, nag-dry na po sila. So, need ko nang tanggalin. So, kailangan lang natin para mag-cut ng ating elongated succulents is yung sharp na scissor. And ipapakita ko sa inyo later on yung dati kong succulents na naging elongated na siya and then yung nagiging resulta niya after a few months kung ano na ang nagiging hitsura niya sa ngayon. So, ipapakita ko sa inyo mamaya. So, to start with, ito muna yung unahin natin. So, first is tatanggalin ko lang yung mga flowers niya kasi hindi na ako nagagandahan. So, ikakat ko lang po yung mga flowers niya. Yan. So, ito yung mga flowers niya. So, ikakat natin kasi hindi na ako nagagandahan sa kanya. Kasi yun nga, humahaba na yung body niya.
kaya i-clear muna natin. Ayan. So malinis na siyang tingnan kasi tinanggal ko yung flower niya. So ito, ayan, makikita nyo po kung gaano na siya kahumahaba. So ang gagawin natin dyan is ika-cut natin. I-ano nyo lang, eksaktuhin nyo lang na at least 2 to 3 inches from the base bago nyong i-cut. So kakat ko siya dito. Ayan. So kailangan nyo talaga ng sharp scissor. So ayan. And then mabilis lang po ito magtubo. So mamaya, sa sinabi ko na mamaya is ipapakita ko sa inyo yung kinakat ko dati na kung ano na ang itsura niya ngayon. So sobrang po siya, sobrang ligi na po siya. And, kasi nakatago po ito, kaya hinahanap nila ang sun. Kaya yung nagiging ganyan yung itsura nila. So marami na naman akong cuttings. Ayan, and then this one. And then another one. So yan na po ang itsura. Meron pa bang isa? Oh, wala na. So yan na po ang itsura ng ating pots after kung pinugot ang ating ang ating ghost plant. So dito sa gitna is my jade plant siya at my crassulacea air. Yan, minimix ko talaga sila. So ang gagawin natin dyan, tatabi ko muna ito. So ang gagawin natin dito is depende sa inyo kung need nyo pang air dry, pero ako kasi after ng cutting na ganito is hindi ako sanay sa air dry. So hindi ako nag-air dry. So dinidiritso ko lang siya, tanim agad. Ipapakita ko din sa inyo yung aking malaking pots or yung pots na pinaglalagyan ko ng aking cutting. So nasa sa inyo rin kung gusto nyong i-air dry or hintayin nyo na maghilom yung sugat niya dito. So ang tip ko sa inyo is since ganito yung pagka-cut ko, so wala tayong makita na stem. So ang gagawin nyo lang is tatanggalan nyo lang siya ng ilang dahon. Ayan, then titwist nyo lang. So pwede nyo itong ma-propagate. Ganyan lang po. Titwist lang po natin. Ganyan. So, ganyan na, may enough na tayo dito na stem. So, ito na yung itutusok natin sa soil. So, ganyan na siya. Yan. So, nasa sa inyo po kung gusto nyo yung air dry, kung gusto nyo yung hintayin na maghilom itong sugat. So, nasa sa inyo na kasi ako, diritso talaga ako agad tanim after ng cuttings na ito. So, for now, ipapakita ko muna sa inyo yung aking malaking patch, which is doon ko talaga pinangtanim lahat ng aking ganito, yung aking mga cuttings ng aking ghost plant. Ito po yung malaking pots. Isang malaking pot. So, dito ko pinangtutusok yung aking mga cutting na mga ghost plants, which is yung... So, ito din is ready na rin ito siyang i-cut kasi medyo nag-ano siya. Pero hayaan ko lang muna kasi malaki naman yung pots nila. Ayan. So, ito yung aking big pots ng aking mga ghost plant. And then, ito din, ayan, gumaganda na rin sila. So, ito yung aking, I think last two weeks na pinugutan ko din. So ayan, gumaganda na po. Ayan, at may bago ng So ganun ako, mahilig ako mag cut. So hindi naman masilan si ghost plant. So ito yung after 2 weeks ko na pinupugot, and then ito yung lalagyan ko talaga sa aking mga pinangkating na mga ghost plant. So back to the table na tayo, mga kabayan. So, we're back, mga kabayan. So, ang next ko namang pupugutan is itong aking wine barrel. So, yun din, same procedure. Tatanggalin ko muna yung mga flowers. Since hindi naman masyado yung flowers niya is almost pa-dry na rin siya. So, tatanggalin muna natin siya. Maganda yung flowers ni ghost plant. So, tatanggalin natin. So, there you go. Yan po ang flowers ng ating ghost plant.
So, tatabi natin dyan. So, ayan, makikita na, makikita nyo po yung ano natin, yung leggy na yung ating ghost plants. So, dito naman sa kabilang size is, ayan po yung bago kong pinupugot din, nagsitubo na po sila. Ayan. So, papunta na sila sa yung pakapal na sila ng pakapal. So, ang dalawang ito is pupugutin natin. So, same procedure, at least 2 to 3 inches from the base. 2 to 3 inches from the base. Yung kulay po ng ghost plant na ito, mga kabayan, is pag hindi siya nakapulsan, is yung kulay niya is totally green. Gaya dito. Yan, gaya nitong maliit dito. Green talaga siya. So, hindi siya nagiging gray yung color kasi natatakpan siya dito sa isa. So, yung color niya, yung healthy na ghost plant is color green. So, ipiplex ko dito yung picture. Ayan. Yung picture ng healthy na ghost plant. So, ganyan po sila ka-green kapag hindi sila naka-full sun. So, once na mag-full sun po sila, yung color nila is mag-change into something gray. Yan, gray na medyo may pagka-pink na may pagka-blue. Yan po yung color nila once na sila ay ma-expose sa full sun. So, maganda rin ang color ng ating ghost plant kapag na-expose naman siya sa full sun. While ito naman, yung ating supreme na ghost plant, so ito yung healthy color niya is green. So, meron akong isa nito na naka-full sun, which is yung color niya is nagto-turn into pink. Pink yung dito niya. So, nandun sa isang shelf. So, yun ang kaibahan ng ating supreme na ghost plant. So, itatabi ko muna ito. Ayan, so wait natin yan for how many weeks. And magiging ano na siya, may bago na naman siyang tubo. So i-update ko kayo about ditong dalawang pots, maybe 2 to 3 weeks kung ano na ang itsura nila. So for now, yung sinabi ko kanina na ipapakita ko sa inyo yung pinakauna kong pinutol. So ang itsura niya, ito na siya ngayon. Yung pinakauna ko na pinutol. Ayan, so maganda siya tingnan. And yung tinatamnan ko is yung old na ano namin, deep fryer namin. Kasi may bago kami. So medyo malaki nito. So kaysa naman itapon ko to. So kaya pinagtatamnan ko ng mga succulent. Ito yung aking lavender scallops. Meron akong shriek air. Meron akong elegance blue. Meron akong jelly bean. Mayroon din akong ano dito, sa gitna itong zebra plant. So, sa sinabi ko kanina, ipapakita ko sa inyo, yung itsura ng unang pinugutan ko is ito na po siya ngayon. Ayan, so diba, sobrang ganda ng kulay niya. And then, dalawang puno lang po ito. So, maniwala kayo sa hindi. Dalawang puno lang. So, yan na po ang nagiging rosette niya. So, sobrang dami niya ng rosette. So, i-close up natin. Ayan. So, kino-close up natin, mga kabayan. Ayan, may spider. So, hinayaan ko yung mga spider kasi nakakatulong din yan. So, dalawang puno lang. So, ito. Ayan. Isang puno. Ayan, isang puno ito. And then, isa ito. So, yun. Ito yung pinakauna kong pinugutan dito. Ayan, as makikita nyo, ayan yung pugot niya dyan. Ayan. And then, ito namang isa is dito yung pugot niya. Ayan po, nakikita nyo po. So, after that, nag-anuhan na sila, nagkaroon na siya ng maraming rosette. So, sobra na po. From dalawang puno lang is, bibilangin natin kung ilan yung rosette niya. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, so 14 rosette siya. So, kaya makapal siyang tingnan. Yan. So, puno number 1 and puno number 2. So, yan guys, kung gusto nyong kumapal yung ano ninyo, yung ghost plant na parang ganyan. So, nakapulsan siya, kaya yung color niya is like that, parang gray na pink.
na may blue. Yan, so yan po yung color niya. Nilagay ko talaga ito sa full sun kasi mas gusto kong naka-full sun siya. So, kung gusto niyo po na magiging ganito yung ghost plant niyo, kahit ghost plant lang po, is super ganda po niyang tingnan. So, ayan po mga kabayan. Yan. Super ganda po ng ating ghost plant. Yan. So, ganun lang po. Kung gusto niyo yung kumapal, putulin niyo lang po, pugutan. Ayan. And after how many weeks is magiging ganito na po sila. Ito yung bagong pugot natin. So magiging ganito na rin. And then i-update ko kayo after a few months. Kasi ito parang 6 months na to siya sa akin. Yan. And yan po yung pinanggupit natin. At ito po yung second pot. Yan. And yun po yung aking pots na malaki. Ito na yung ating nakuha na pinugot or yung kinakating propagation natin na din. Cutting propagation. So, itatanim ko lang ito dito sa aking malaki na pots, no. So, hindi na ako mag-air dry. Is yung gagawin ko na lang is tatanggalan ko lang sila ng at least 5 leaves or 6 na may maitusok lang ako doon sa lupa, no. So, kung yun sa sinabi ko kanina, kung gusto nyo, pwede nyo naman siyang air dry. Yan. Pero ako, sanay ako na hindi mag-air dry. So, about pagdidilig naman, lalo na pag ganito, bagong cut, tapos itanim nyo agad. So, ang advice ko sa inyo is, always dilig. Didiligan natin ang ating bagong ano. Kasi mas ano ito sa water, kaysa doon sa ano na yung stable na siya or may roots na talaga siya. So diligan nyo lang siya palagi. I-check nyo lang na tamang-tama yung soil niya na nagmumoy. So diligan nyo na naman. So malalaman nyo, mai-estimate nyo naman yun eh. Kasi actually si ghost plant is hindi po siya masilan para sa akin. Yun lang ang hindi ko alam kung bakit yung iba is lagi silang namamatayan ng plants na ito. So si ghost plant ay hindi siya masilan. Ano, hilig niya ng tubig kaya nasa ulanan yung malaki kong pots, nasa ulanan. So itong mga dahon naman na pinangtatanggal ko is papatong ko lang din doon sa pots kasi mabilis lang din silang magtubo or yung magkaroon ng sariling puno. So true. So yan po ang magiging leaf propagation natin. So anyway guys, hopefully may natutunan kayo sa aking isa na namang video for today about sa ating ghost plant. So hopefully naka-subscribe na kayo sa aking channel and click the bell button po para maging updated po kayo kung mayroon akong bagong upload na video at malalaman nyo kung ano nga ba yung mga pinaggagawa ko sa aking mga halaman. So for now, baka may nakalimutan akong banggitin about sa ating pag-fix ng ating elongated succulents, no. So pwede naman kayong mag-comments and then itatry natin na masagot natin yan sa next video ko. So anyway, thanks for watching mga kabayan and stay safe po tayong lahat and ingat-ingat po tayo and thanks for watching. Bye-bye!